farmers, welcome back to my channel, Thessalonica's Farm. Malakas na uli kumain. Ayan. Yan, ang pinakagwapong baboy sa balat ng farm ni Thessalonica Farm. Mata pa lang. Gwapong-gwapo na. Diba no? Naks naman ang mata niyan. Talaga namang nakakabighani. Wow, ang mata. Pakita nga ang mata. Naks naman ang mata niyan. Lakad na. Today's video, mag-update tayo kay Maximo, ang nag-iisang gwapong baboy ko dito sa aking farm. So marami kasi mga ka-farmers na nag-comment kung kamusta daw po yung kalagayan ni Maximo after ko siya i-vlog last time. So ayan, nananamlay siya. Hindi siya kumakain at lagi po siyang nakahiga. So for today's video, i-update ko sa inyo kung ano na yung kalagayan ng ating gwapong baboy. So tara mga ka-farmers, samahan niyo. Tara mga ka-farmers, so nandito tayo ngayon sa free-range cage natin na hatanapin natin kung nasan si Maximo. So kasi tinignan ko siya sa kabila, sa bukana, so wala po siya doon, tsaka yung ibang mga baboy. Dalawang baboy lang po yun nandoon kanina. So dito tayo, pasok tayo dito sa loob ng free-range cage. So hanap-hanapin natin si Maximo dito. So tara. So pasensya na kayo mga ka-farmers, haggard na haggard ako ngayon kasi nagtantad tayo ng kalabasa. So ayan. Saan dito nakalagay yung ating ampilano na pag nanganak yung mga inahin, so dyan natin ilalagay yung mga baboy na nanganak. So malaki pa mga ka-farmers, hanggang dito po yung free range natin. Hanggang baba, in-extend na natin yan. So hanapin natin si Maximo, gwapo. Max! So bago lipat lang yung mga baboy dito mga ka-farmers, na in-extend na yung kulungan. So kung makita niya may mga green-green pa, pero after a month yan, kung makikita niya yan, mawawala na po lahat ng mga damo-damo dahil nalilinis na po ng baboy. So dito ko siya madalas makita minsan. Dito banda, dito tayo daan. So minsan kasi mga ka-farmers, dito po yan nagtatago. Kung makita niyo po yung dinadaan na natin, pakita mo. Marami pong tae ng baboy, so napakaganda po yan mga ka-farmers para po maging pataba sa ating lupa. Ew. So meron pa naman akong surprise kay Maximo. Meron ako nitong Hansel tsaka Skyflex. So tingnan natin kung kumakain pa siya nito, kasi dati napaka-addict niyan sa biskuit. Ngayon ewan ko lang kung kakainin niya. So dandahan tayo at medyo pababa ang daan. Suka! Ang cameraman natin baka dumusdos. Kumakain mo muna. Perfect timing to. Sige, go. Sige. Naku po, yan po yung cameraman natin. Talo na. Okay. Oh. Wow, wala si Maxi dito. Ayan, so dito siya madalas tumambay minsan. Ayan, kasi medyo malilim po dito. May mga puno na naka-shade. Wala siya dito. Saan yun? Wala rin dito sa mga ilalim. Max! Wala rin po dito. Dito. Dito si Maximo. Wala rin. Wala yung mga baboy. Ang daming wala. Tingnan natin doon sa may pond. Baka nandun sila at naliligo. Tara mga farmers, punta natin. Ayun, may isang baboy na lumabas. Nasa pond pala kayo, ah. Ay, naliligo sila sa pond. Yun pa isa. Ayun si Max! Max! Naligo ka pala. Naligo ka pala, Max. Galing ka na? Max! Galing na si Max.
Ayun na yung iba. At alisa na. Ayun, nag-alisa na sila. Ka, Max, ni ka. Maxi. Ayan, so magaling na po siya at hindi na siya lagi nakahiga. Gwapo na ulit si Maximo. Halika dito, Max. Halika. Halika. Ayan. Huy, huy, ka. Dik, dik, dik. Dik, 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 dik. Naligo ka. Ayan, di ka na mainit. Wow. Ayan, di ka naman namayat eh. O, taba mo pa rin eh. O, laki pa rin ang katawan mo. O, tingin dito sa camera. O, tingin dito. O, pakita mo yung maganda mong mata. Wow. Ayan, naku, kala ko, paano ka na eh. Salamat po sa technician na nagtundo sa amin. At nagnawala po yung sakit namin. Guwapo naman ng Max na yan. Ang guwapo-guwapo. Lakad ka na dun. Kakain na kayo. Taba ng liig mo. Gana, Max. Tara na. Tara, Max. Tara na. Na. Nakakit na dun. Sige, nakakit na. Katatapos lang yung maligo sa pond. Doon. At nakit na. Kit na dun. Sige na ba? Tara na. Tara na. Kit na. Yan. Salamat po. At gumaling kami sa sakit namin. Kala ko mapano na siya eh. Maxi, tara na. Max. Dali, ayun na yung makasama mo. Saan mo? Kain na kayo. Max naman, ano naman yan? Ang laki-laki naman yan, Max. Dali na, diretso na. Ay, laki na itlog mo, kaya kata nagkasakit. Sige na, doon na. Ayun na si Lilito, nagpapakain na. Kaya dali, kakain na. Tara na. Maxi. Maxi. Tara, dali. Dik, 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 dik. Tara. Tara na. Yan, ang pinakagwapong baboy sa balat ng farm ni Thessalonica Farm. Mata pa lang. Gwapong-gwapo na. Diba, no? Nax naman ang mata niyan. Talaga namang nakakabighani. Wow, ang mata. Pakita nga ang mata. Nax naman ang mata niyan. O, lakad na. Tsaka yung kulay niya, mga farmers, half-half yung kulay niya. Sige na. Lakad na dun. Kakain ka na. Lakad na. Lakad na. Lakad na. Lakad na. Kakain na. Doon na. Yan. Very thankful tayo. Gumaling si Maxi. Ilang days din po yung lumipas na matamlay ito. Dalawang araw. Dalawang araw po na matamlay. Naku, na inaantok na naman. Pag hinihipo likod, o. Oh. Kaya na. Hintay ka na dito. Yun na sila, o. Oh. Hintay na, o. Oh. Kaya na dito. Si Maxi is nasa almost 9 to 10 months na po, mga ka-farmers. Almost 9 to 10 months old. Dali, pila ka na dito. Max. Max. Ganda ng kulay niya, mga farmers, oh. Parang ombre. Pink na dark black na may brown. Ayay! Naway siya ng baboy! Naku, baka kaya to nagkasakit na away nitong barako. Bad. Kuya, iiwalay mo nga ng ano si Max. Huwag mo i-ano dito yung pagkain sa barako, kinakagat. So yan, inire-ready na po yung pagkain nila ng mga native pigs natin.
Ooh. Love you. Love you. Kakain ko yung Maxi. Mm. Tayo si Maxi kakain. Ayun, doon, doon. Inaway nitong barakong malaki. Tapos umikot si Max doon. So, dito na siya ngayon. Ayun. Ayun ang loko. Dito na! Wala na yung malaking barako. Aha! Wait, ubos mo yan. Para matapin mo. So, bantayan natin siya para hindi yan, para hindi ano lusot ako, para hindi siya agawan ng ibang baboy. Bantayan ko, aray ko. Yan, buti nakain na siya. Lakas na uli kumain. Ayan. Nakaraan, mga farmers, hindi yan kumakain. Tapos lagi lang po nakahiga. Dalawang araw siya ganun. So, marami pong salamat sa nagsabi na lagyan ng suka, painumin ng suka kahit to dalawang kutsara. Tapos pinahiran ko rin po ng suka yung mga tenga niya, ilong, muso, pati katawan. Tapos nung medyo gumanda-ganda po ng konti yung pakiramdam niya, pero hindi pa rin po kumakain. Kaya tumawag po ako ng technician ng baboy. At pumunta po dito yung technician at inunduan po siya ng gamot. Ayan, marami pong salamat dun sa technician na pumunta sa atin para tunduan si Maxi. So yan mga farmers, nilagyan natin ng konting pellet na ano na feeds dahil kapos tayo ngayon sa darak or sa yung binibihahalo natin na galing sa giniling na palay. Ayan. So kaya yan muna yung ilagay natin habang walang darak kasi ngayon ay tag-ubos lahat ng mga darak sa mga gilingan ng palay. So kaya po tayo bumili ng maramihan na kalabasa para habang wala pa pong mabiling darak sa mga gilingan ng palay, so meron pa po tayong mga nakasuportang pagkain para po sa ating mga alagang baboy. Ayan. So at least konti lang naman po yung nilalagay natin na mga feeds na mga commercial at malaking tulong po talaga yung mga kangkong, mga kalabasa. Ayan, sa ating pagkain para hindi naman po sobrang malaki yung ating expenses sa pagkain sa kanila. Ay, ayaw niya nang kumain ng Hansel. Hindi niya na kinakain. Hindi na siya mahilig sa biskuit. Nung baby siya, lagi siya nahingi nito sa akin. O, ikaw. O, ikaw, barako. Nako, kalaban ka kasi ni Maximo eh. Kalaban kasi ni Maximo itong malaking barako na to. Ito pa. So,
So sana lang bigyan natin, ayaw na ni Maxi kumain ito. Bigyan mo din yung ano, Skyflex. Dalawa. Ba, nagpapaamo ka na rin sa akin ha? Nagpapaamo na rin to isang barako. Nasipsip ka na rin sa akin ha? Oh. Wow, tumatawa pa. Baba, nagpapayabang ka. Oh, yan, hindi na, buti hindi na saya yung biskwit na dala ko, kinain ng barako na tsaka may ibang baboy. Si Maxi ayaw na. Wow! Wow! Ako natawa. Party, say hi! Hi! Sabi mo hi! Hi! Hello mga farmers, so ito po yung update natin kay Maximo. At thankful po tayo dahil after 3 days na pagkakasakit niya, ay magaling na po si Maximo. Ayan, magpapasalamat din po pala ako doon sa nagpunta dito na technician ng mga baboy. Ayan, so teka lang! So thank you po sa thank you po sa pag-inject nyo kay Maximo po ng gamot. So, ayaw na, umalis na. So thank you po kay doon na So thank you po sa technician na nagpunta dito sa farm para po inject ka ng vitamins at gamot si Maximo. So malaki pong tulong yun sa akin at sayang hindi ko lang po naabutan yung technician na pumunta dito kasi wala ako sa farm nung nagpunta siya dito. Ayan, thank you po sir. At saka salamat po sa mga naging concern at nagsabi ng mga tips kung paano ang maging maayos ang kalagayan ng ating alagang baboy na si Maximo. So yun, napakasaya po natin at kumakain na po siya at marami na po siyang kinakain ngayon at hindi na po palaging nakahiga ang ating alagang baboy. So yun mga ka-farmers, para sa video na ito, kung nagustuhan nyo itong video na ito, please like and subscribe sa aking YouTube channel at i-click nyo na rin yung notification bell para palagi kayo updated sa lahat ng videos na in-upload ko dito sa aking YouTube channel. Ayun mga ka-farmers, thank you for watching and happy farming!